guys, welcome back to the Swanberg channel. So if you're watching this video, please like and subscribe and don't forget to share this video. Thank you po. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay renewal of passport and change status. So ano-ano nga bang mga requirements na dapat dalhin at mga dapat gawin? Ang video nito ay based on my experience on how I renew my passport from single to married surname. So sana po ay panoorin niyo ang video nito hanggang sa huli para wala kayong makaligtaan na detalye. So, ano ang mga dapat dalhin sa DFA para mag-renew ng passport at change name status? First step po ay mag-book ng online appointment sa DFA at dapat bayaran natin to within 24 hours para ma-confirm ang appointment nyo. Ano ang mga dadalhin sa DFA sa araw ng appointment date nyo? Una, confirm online appointment. Dalhin yung print out of pages, application form, and the receipt. Kasi yun ang ipapakita nyo sa DFA. Pag wala nun, ay di kayo papasukin. Pangalawang, dadalhin ay ang old passport. At ang old passport ay hindi nyo ipotocopy yung bio page. Kailangan nyo isurrender kasi bubutasan nila ito pero ibabalik naman nila ito sa'yo. Ang pangatlong requirements ay ang PSA marriage contract. Kailangan ito kasi ito magiging proof na married ka na at pwede ka na mag-change status. Take note, if lumampas na ng 1 year ang marriage nyo, dapat magdala o mag-provide ka na ng ID. Yung ID ay dapat marriage surname nakalagay. Anong mga IDs na dapat dalhin? Driver's license, postal ID, SSS ID, yung mga primary valid IDs po. At dapat dun sa, huwag nyo kakaligtaan, dapat pag nagdala kayo ng ID, dapat nasa marriage surname na ang nakalagay. Sana po ay may natutunan kayo sa video nito. Short recap lang po. Ang mga dadalhin po ay ang confirm online book appointment, old passport, at PSA marriage contract. Dapat po ay authenticated. At ang pang-apat ay valid IDs. Ito ay optional po. Kung halimbawa 1 year, more than 2 years na yung marriage nyo, ay dapat na po kayo talaga magdala ng IDs. At isa pa rin po kung expired na yung passport nyo at the same time papa-change status ka. Dapat na magdala po kayo ng mga valid IDs gaya ng SSS, postal ID, at dapat huwag niyong kakaligtaan pa na naka-change to marriage surname na po siya. So hanggang dito na lang po. Kung may mga question kayo ay mag-comment lang kayo. Don't forget to click and subscribe para manotify kayo sa mga upcoming videos na gagawin ko. Thank you po for watching.